Thank you. Good morning. Please sit down. His Excellency Abdullah Al-Hassam, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in the Philippines. His Excellency Walid Ahmad Al-Kandari, Ambassador of the State of Kuwait to the Philippines. Secretary Rosalinda Baldos, Congressman Carlo Alexei Nagurales, Undersecretary Danny Cruz, POEA Administrator Hans Leo Kakdak, OWA Administrator Carmelita Dimson, Outstanding Agency Awardees, Fellow Workers in Government, Honored Guests, mga minamahal kong kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa huling pagtataya ng Department of Foreign Affairs, sumaabot na sa 6.3 million ang mga Pilipinong rehistrado na nasa labas ng ating bansa. Wala man po sila ngayon dito sa Pilipinas, malayo man po ang kanilang kinalalagyan, malinaw na malinaw ang ating paninindigan, kabilang sila sa ating mga boss. Kasama sila sa mga nagtitiwala sa atin na pangalagaan ng kanilang mga karapatan, sumaklolo at magbigay lingap sa oras ng kanilang pangangailangan, at magpalawak ng pagkakataon para sa profesional at personal nilang pagunlad. Isipin po natin, sandali ang kanilang Isipin po natin na sandali ang kanilang kalagayan. Nagtatrabaho sila sa isang lugar na iba ang pagkain, iba ang wika, iba ang kaugalian at iba ang kultura. Malayo sila sa kanilang pamilya, kaibigan at nakasanayang paraan ng pamumuhay. Dahil dito, lalong nagiging mahalaga para sa kanila na maramdamang mayroon silang pamahalang mapagmalasakit, isang pamahalang handang manindigang hindi sila nag-iisa. Kaya nga po, sa araw na ito, binibigyan pugay natin ang mga inisiyatiba ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Malinaw ang mga ambag nito sa pagpapakita ng bagong muka ng isang gobyernong may malasakit sa kababayan nating nasa ibang bansa. Partikular kong pamagitin ang mga bagong lagdang bilateral labor agreements kasama ang Germany, Papua New Guinea, Saudi Arabia, Canada at New Zealand. Ang mga kasunduan ito ang magtataas sa antas ng ating kakayahang mangalaga sa kapakanan ng ating mga OFW. Nakatutok ang mga ito sa regulasyon ng placement fee at salary deduction, palitan ng impormasyon tungkol sa karanasan sa job placement at ethical na proseso ng recruitment. Para naman sa mga nagbabalik na OFW, narito po o nariyan po ang ating reintegration program. Alam naman po natin ang takbo ng kapalaran. May mga kababayan tayong buong buhay na nagpapakahirap sa ibang bansa para magpundar ng negosyo. Napakasaklop namang kung lulubog ang negosyo nito. Sa reintegration program, makatatanggap sila ng mga training na tutulong sa kanilang maunawaan ang iba't ibang aspeto ng pagnenegosyo. Maaari rin silang mag-loan na mula 300,000 hanggang 2 milyong piso sa tulong ng reintegration fund mula sa land bank. Sa dagdag na kapital, mas lalawak ang pagpipilian nilang mga negosyo. Mausay rin po ang agaran at mabilisang pagtugon sa mga kasong isinampalaban sa mga lisensyadong recruitment agencies. Ayon nga sa natanggap kong ulat, nitong nakaraang taon lang, 2,540 sa mga kasong lumapag sa kanilang mesa ang nasresolbahan ng ating Department of Labor and Employment. Sa mga pribadong ahensya naman na pinarangalan ngayong araw, taus-pusong pasasalamat ang nais ko iparating sa inyo. Alam po natin, mailan sa ating employment at money agencies kung ituring ang ating mga kababayan, parang naglalakad ng napitakang pwedeng pagkakitaan. At sa kakakalimutan kapag hindi ina mapapakinabangan. Kapuri-puri po ang inyong mga makabagong programa, mga programang nagsisiguro na ang kalaman at husay ng ating mga kababayan ay may karampatang sahod at tungkulin na makukuha ng trabaho. Wala rin kayong kung ano-ano mga kaltas at hokus-pokus, kaya naman hindi nababaon sa utang ang mga Pilipinong nag-iibang bayan para tuparin ang kanilang mga pangarap. Humahanga rin po ako sa mga inisiyatiba ninyo upang mapaunlad ang kakayahan ng mga OFW na masigurong mayroon silang pag-usad sa mga napili nilang karera. Special mention rin po dapat ang Atlantic Gulf and Pacific Company of Manila dahil natutulungan ninyo ang mga kababayan natin makakuha ng angkop na trabaho at sweldo pagbalik nila sa Pilipinas. Higit sa lahat, sa inyo po mga pinarangalan ngayon, kayo ang nasa frontline ng pagtukoy sa mga bagong oportunidad na maaaring buksan para sa ating mga kababayan. Matagal na kayong nagbibigay serbisyo sa ating mga kapwa Pilipino. Umaasa akong lalo pang titibay ang inyong pagiging lingkod bayan, lalo pa kayong makikiambag at lalo pa tayong magtutulungan para maabot ang ating kolektibong pangarap.
Sa ngalan ng mga natulungan ninyong OFW at ng kanilang mga mahal sa buhay, maraming maraming salamat sa inyo. Sinisikap nating mapalawak at mapaunlad pa ang ating ekonomiya upang mapabilis naman ang pagdating ng araw na ang mga pangarap na maaabot lamang sa pagiging OFW ay bubukas at maaabot na rin sa pananatili sa Pilipinas. Palapit na po tayo ng palapit sa hangaring ito. Hindi po tumatamlay ang ating pagsisikap para sa mas epektibong deployment ng ating mga kababayan. Sa pangangalaga ng kanilang karapatan at sa pagpapalawak ng pagkakataon para sa mga nais mag-ibang bayan. Patunay ang araw na ito. Basta't tuloy lang po ang tulungan sa pagitan ng iba't ibang sektor, basta't tuloy lang ang ating pagtupad sa dakilang tungkulin ng paglilingkod sa mamamayang Pilipino, nasa mampanig sila ng mundo, talaga naman pong lalong mapapabilis ang ating kolektibong pag-angat at lalong magiging abot kamay ang mas magandang kinabukasan para sa ating mga boss. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo.